Tama, May, di ba? Kistay lang po. Eh, tinanong kita kanina, telelist ka. Sandali, patapusin mo ako. Huwag kang sumagot kung hindi ka sigurado. Oo, sige. Di ba sabi mo kanina, may ka nagrenta doon? Kaya nga ipapacheck namin sa Comsec, just to confirm it indeed, nagrenta ka doon sa lugar na yun last May. Kularuhin ko po, Mr. Chair. Sorry? Nung May kasi po, ang dami ko po kasing kaibigan sa flying school. So, ayoko po muna mag-rent talaga kasi nga it's an expense on my part. So, nakikistay muna ako sa mga kaibigan ko. Mr. Laserna, sinabi mo kanina, kahit dun sa kay Congressman Sonsing, that you rented. Ngayon, hindi ka nagre-renta. You're just staying in your friends. Yes po. Ang scheduling po kasi sa flying school po, Mr. Chair, Sandali, I'm not asking you about the schedule of your flying school. Yes po. Okay. So you denied that you're renting the place. As what you have said when you were being asked by Congressman Sonsing? Pakiulit po, Mr. Chair. So you deny now your answer to the query of Congressman Sonsing? Nung May po, Mr. Chair, nagstay muna ako sa kaibigan ko po. Tapos, last week lang po ako nag-rent on my own po. Last week? Yes. Anong address? Yun po yung sa Barangay Anonas po, in Angeles po. Pag-check lang, Comsec. And during that time, hindi ka na makapasok sa Pogo Hub. That was June of 2024. Yes po. Now it's August. Saan ka nakatira ng July? From June to July? Doon po sa mga kaibigan ko po, Mr. Chair. Saan yun? In Angeles din po. Sino mga kaibigan? Mga friend ko po sa flying school. Sino nga ang mga kaibigan? Allowed ba kung please magsabi... Please state their name. Allowed ba kung magsabi ng pangalan ng ibang tao, Mr.? Of course! Can I because ask, we have to invite them. Can I ask for a legal advice from my legal counsel po, Mr. Chair? Dapat niya eh. Kailangan wala lang yung type ito. Mr. What's the advice of your lawyer? I am willing to give their names in private naman po to in? You po. In private po to you, Mr. In private? Yes. Why in private? For their privacy naman po, Mr. Chair. That's why I didn't... Privacy? Attend. Well, in fact, they will be invited in the next hearing. Actually, ito, De La Serna, kanina pinapakinggan lang kita kaya sabi ko, eto kung sinungaling ka. And now, I am proving my, yung ano ko lang ha, kanina, yes, that you're lying to Congresswoman Sonsing. Now, bakit hindi mo pwedeng sabihin ang pangalan? Privacy po kasi nila yun, Mr. Sorry? Chair. Privacy po nila yun, Mr. Chair. Ano? Ayoko po silang idamay dito sa... What's... Eh, nadamay ka nga dito. Ano, you lied when you tell this committee a few hours ago na nagrenta ka. Nagrent ako... No, nagrent ka ngayon lang. Yes, last week lang po ako nagrent. Oh, but I'm asking you when Kong Swan Singh asked you, sabi mo nagrent ka. Starting you never tell this committee na ngayong buwan lang kasi ang critical months is November to May of this year. Andun po ako sa Angeles po, sa Porac po, na property ng nilak ma'am kasi po, Mr. Chair. Hindi, kaya nga, ang tinatanong ko sa iyo, sino yung kaibigan mo? Why you cannot disclose the names? Ayoko pong idamay siya sa gulong itong na pinasok. Hey, if you not tell us the name, I will move to cite you in contempt. Oh. Pwede ko pong pag-isipan, Mr. Chair? Pag-isipan until when? Until you call them? Until you... Alam mo kasi... Mr. Chair? Yes, sir. I'm sorry. It's already
past 10 o'clock. If Mr. De La Serna will not answer the question of the Honorable Paduano, I will move that we cite him in contempt. There's nothing involving national security for him not to answer the query of the Honorable Paduano. Second, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Mr. De La Serna, this is your last warning. Please answer the query of Congressman Paduano. Ano pangalan niya? Ano pangalan? AR? You have 1 minute. Suspended ba tayo? AR, may pangalan ba o wala? Are you pretending to think about a name? Kasi, alam mo, nagdududa kami sa actuations mo. No, Mr. Chair. Ayoko pong idamay yung kaibigan ko po. Hindi naman siya madadamay. Imbitahan lang po natin siya kung talagang umuupa ka sa kanya. Yun lang naman gusto ni Chairman Paduano. To be honest po, Mr. Chair, this is very stressful. Is there really a name or none at all? Kasi, yes. It's, alam mo, sa tingin namin, you're just pretending na meron kang inuupahan doon. Kasi hindi mo masabi yung pangalan eh. Just tell us the name. Mr. Chair? What is the name? I remember, Mr. Chair. Just to put into context, I was listening intently the question of Congresswoman Suswan Singh, and it was very clear when she asked the witness, why, bakit nandoon yung mga gamit mo? Diba? When the raid happened. Ang sabi niya, in May, he rented a space. I think the raid happened in June. So maybe sometime there, siya nag-rent na siya. So ganun talaga yung pagkarinig ko rin na De La Serna, sa nagre-rent ka na dun sa space na yon. I mean, sa just near the ano. So basically, Mr. Chair, she was lying and maybe she lied to Congresswoman Suswan Singh. Oh, Mr. De La Serna, meron ka pang opportunity before we rule on the motion to cite you in contempt. Pwede bang sagutin mo yung tanong ni Congressman Paduano? Eman po, Mr. Chair. Again? Eman po. What? Give us the full name. Eman Jorquales po, Mr. Chair. Mr. Eman? Jorquales. Jordanes. Quales. Can you spell the last name, please? Pwede kong tingnan sa phone ko, Mr. Chair. Ano, no? Pwede kong tingnan yung spelling ng family name niya sa phone ko po, Mr. Chair. Speak louder. Can I look at my phone for the spelling of his family name? Yes, but as long as you can give us the name, the complete name, the full name of your friend. Friend, mo yan? Eman Jerquales po. Juliet, Uniform, Romeo, Charlie Alpha, Lima Echo Sierra po. Oh, did you get the full name, Congressman Paduano? Mr. Chair, we direct the Comsec to get the exact name of that person that was mentioned Comsec, by Mr. Comsec, kindly approach the Mr. De La Serna and tell him to give you the full name of his friend. And Mr. De La Serna. Including the address, Mr. De La Serna. Contact number. Sorry po. Yes po, Mr. Chair. Okay, Mr. De La Serna. Chairman, can I proceed? Last or two. Mr. De La Serna, binigay mo na ba yung number ng friend mo? Comsec? Nasa'yo na ba? Phone number. Mr. De La Serna?
Pag hindi mo binigay yung exact number, and we'll call that number to confirm indeed that number is owned by that person, balikan kita. Yes po, Mr. Chair. Papasahit ka yung contempt ulit ni Chairman Akop. Yes po, Mr. Chair. Yung address, binigay mo na ba? Yes po, Mr. Chair. Okay, last. Exact address. Tapos what's the name? Jorcales? Yes, Jorcales. Jorcales. Oh, eto ah. Mr. Lacerna. Yes po, Mr. Chair. Ano, yung minention mo name, kaklase mo? Kaibigan ko siya from Clark po, Mr. Chair. Not your classmate? No po, Mr. Chair. Sabi mo kasi kanina, friends. Friend ko from the Aviation Life ko in Pampanga po, Mr. Chair. But he's not your classmate? No po. Pero sabi mo kanina, friends, who are those other persons? Doon ka ba nakatira sa kanya? Yes po. Sino kasama niyo doon sa bahay? Ano ba yun? Apartment? Yes po. Nirerentahan? Yes po, Mr. Chair. Okay. Mr. Lacerna, who pays your tuition and the school expense? My family pays for it, Mr. Sorry? Chair. My family pays for it, Mr. Chair. Your family? Pamilya mo? Yes po. Pero may understanding po ko at Mr. Chair na kailan ko po siyang bayaran pag naging pilot po ako, Mr. Chair. Kanino? Doon sa school? Sa family ko po, Mr. Chair. Your mom? The family of my father po, Mr. Chair. Pakilakasan mo nga. The family of my father po, Mr. Chair. The family of your father. Okay. So sigurado ka na doon sa address at saka sa phone number? Yes po, Mr. Chair. Mr. Chairman, can I interject? With the indulgence of Congressman Paduan. Ay, hindi pala full address. Anonas. Can I interject, Chairman? Yeah, please. Eman or... Jorcales. Jorcales? Yes po. Kapampangan yun ba to? Yes po, Mr. Chair. Kapampangan? Kapampangan ako? Marunong ang Kapampangan? No po, Mr. Chair. Narinig ko kanina sa'yo, Anonas. Yes po, Barangay Anonas. Yun po yung nire-rent ko tampo ngayon, yung sa akin na po. Doon ka nagre-rent. Pero kung saan si Eman? Sa Clark po yan. Sa Clark. Sa... Saan sa Clark? Hotel ba o bahay ba ron? Parang condo po siya, Mr. Cherry. Ano? Condo po. Condo? Anong pangalan ng condo? The Heights po ata, Mr. Chair. The Heights po. The Heights? Are you done, Congressman Paduano? For now, Mr. Chairman. Okay, thank you. Okay. The next to interpolate is Congressman Dan Fernandez. Okay, thank you so much. Briefly lang po. Cassandra. Question ko sa ito. So, before I move for the withdrawal of your when we cited you in contempt, later on, the members wanted to withdraw that contempt order. But for the meantime, I'll be asking you a very serious question. Since nag-issue na ng waiver si Ronalyn Baterna doon sa checking account that according to her, yung checking account na yon, lahat ng mga cheque, pinirmahan niya, ibinigay niya sa iyo. And that was testified by Ronalyn Baterna. So hawak mo lahat ng mga cheque, control mo na yung checking account. So ang tanong ko sa iyo, millions of pesos entered that checking account. Kanino mo inisyo ang mga checking ito? Okay, ulitin ko, Cassie. Simple lang to.
merong checking account si ano si Ronaline Baterna. And she told us that mag-i-issue siya ng waiver. So in other words, makikita na namin yung true AMLAC, makikita na natin yung mga laman, kung sino mga nag-issue, sino ang pumasok na pera. So in other words, yung checking yon ibigay niya sa iyo, signed by her. So in other words, control mo yung checking yon. So ngayon tanong, sino-sino ang mga inisyuhan mo ng mga checking yon for many years and for many millions that entered that checking account? And remember, you told me through text, ayaw mo maipit doon sa mga nag-uumpugang mga malalaking mga bato. So tell us, sino yung mga taong ito na binigyan mo ng cheque? Okay, pwede na po magsalita. Regarding naman po sa mga cheque is, I think kung hindi po nagkakamali, sa mga rental po siya, ng mga house po or condo. Yeah. Pero rentals na? Million, I'm not sure po. Kasi, Cassandra, no? Millions of pesos ang dumaan doon sa checking account. And aside from that, how many bank accounts do you have? Be truthful, Cassie. We'll double check it po. 10? You have 10 accounts? More than 10? Parang wala siya sa 10. Mga? I'm not sure po eh. 8? 7? 6? I'm really sorry 5, po. 4? Hindi ko pa talaga okay. siya sure. Wait. Cassie, we will be able to find out because the waiver was signed. Ronaline, were you able to sign the waiver? Na-sign ko na po. So, kung na-sign na niya yung waiver, so makikita na natin ang lahat ng laman nun. So, we're giving you a chance to tell us. Sabi mo kasi kanina, meron kang mga iniiwasan. So, we wanted to find out, who are these people? Meron bang mga politiko? Meron bang mga drug dealers? Meron bang malalaking mga Chinese personalities? Ha? Sige, ano? Okay, go ahead. Go ahead. Okay, thank you so much. Sige, Cassie, what? Regarding po sa bank account, wala na po akong bank account pala. Pwede na po siya. Cassie? Yes po. Baka mabago yung damdamin ko sa'yo. Ah. Ang sinasabi ko, during that time, di ba, kahit sabihin mong wala ka ng bank account ngayon, before that you were a executive assistant of the Lucky South 99 since 2019, and then now that you are the beneficial owner of the Whirlwind Corporation with 58% ownership, are you going to sign a waiver? Proof na wala na po akong account. Na wala ka ng account? No, yes. We're not asking that. What we are asking is that you're going to sign a waiver telling us that we can check yung mga inisyuhan mo mga cheque sa mga personalities that involved in that Porak Pogo.
Attorney Capacio. Are you willing to waive for all your bank accounts para makita natin ang lahat ng inyong transactions? Kasi we are talking about, kasi nagsimula ka na ng being truthful. Kanina, actually, we are all amazed, ha? Dahil you can speak truly, eh. And now, nagkakaroon ka ng apprehension. Don't. Wag. Kasi the trust is with you and right now. So, ituloy mo lang. Ituloy mo lang, please. Sige, go ahead. Point of order, Mr. Chair. Chair. Who's the resource person? Because I'm getting confused. Okay. The point of order of Congressman Suarez is he is asking who is the resource person. Is it the council? Yes, because or Ms. Cassandra? I think the question was directed to Ms. Ong, and yet it seems like there's somebody else answering the question. So can I just please be informed as to who's supposed to answer the question, Mr. Chair? Okay, please, we'd like to ask Attorney Topacio to refrain from feeding the answers to Ms. Cassie Ong. And before we ask Congressman Fernandez to proceed, there's a short, very, very short interjection by the Senior Deputy Speaker, Don Gonzales. You are recognized. Thank you, Mr. Chairman. Ms. Cassandra Ong, ngayon wala ka ng account, di ba? Previously, in siguro past 6 months, 1 year, 2 years, ano ang ginagamit mong account name? Your name, the corporation, how many? Meron pong name ko. Corporation. Okay. Meron din po yung kay Ronalyn. Okay. Bakuna. Tatlo, okay. I think yun lang po. Tatlo. So, number one, your personal account. Yes po. Number two, the corporation. The corporate account. Yes. What is the name of your corporate Worldwin account? Worldwin. Worldwin po. Worldwin. Number three, kay Baterna. Yes. Can I explain kung bakit kay Baterna po? Please. I think yung mga checking niya is sa rental lang po. Kasi sometimes wala po ako sa Pilipinas. So, para mas maging ano, siya yung pinapa-ano ko ng mga check. Pero makikita niyo rin po naman yan dahil nagsign naman po siya ng waiver. In your recollection? Rental po ng mga kontra. No. In your recollection, nung nag-i-issue ka ng check eh, at nung nag-wire ka ng pera, ano ang magkano yung pinakamalaking dineposit mo? From corporation, from personal, to other person, or to other corporations? We'll double check it po. I'm not sure about that po. Sa iyong pag-iisip, siyempre kung mag-issue ka ng cheque, mag-deposit ka ng pera, ballpark figure, para at least meron lang kaming idea. Much better na lang po i-check ko muna, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Okay, kasi the waiver that was issued by Ronalyn Baterna for the AMLAC to see all the bank transactions. So the waiver that you are trying to secure from us is the waiver of that you don't have an account anymore. Yun ang sinasabi ng kanina ni Attorney Topacio. Am I right? Pwede pa ulit po. Yes. Pwede pa kayo ulit po. Okay. Mr. Chair, sorry. So, kasi ang sinasabi mo kanina kasi parang nagwa-wave ka doon sa right na malaman namin na wala ka ng mga bank accounts. Yes po. So, hindi yun ang hinihingi namin kasi. Ang hinihingi namin, waiver mo para makita ng AMLAC kung ano ang lahat ng bank transactions nung mga banko mo. Yun ang hinihingi namin para malaman namin kung saan pumunta yung mga pera na pumasok sa banko mo.
Naintindihan mo yun, Cassie? Yes po, Mr. Chair. So, are you willing to sign a waiver for that matter? Mag-consult muna ako sa lawyer ko, then balikan ko na lang po ang committee if kasi ang waiver na binigay ni Ronaldine Batena, it's all about the checking account that is under her name. Yours, your waiver is so important to us, to all your bank accounts. So we can see the transaction, where the money goes and where the money comes. You want Chairman, to consult? Can I interject, Mr. Chairman? Mr. Chairman, with your respect, Ms. Baterna, ilang checking account meron ka? Isa lang po, Mr. Chair. Anong bangko? China Bank po. Wala ka bang corporate account? Wala po, Mr. Chair. Sigurado ka yung personal account mo lang ang ginagamit mo? Yes po, Mr. Chair. Alam ba ni Cassandra Ong yung personal account mo? Hindi po, yung checking account lang po. May instance na ba na nag-deposit sa account mo si Cassandra Ong? Hindi po. Hindi pa po. Hindi ka